Magsitayo po tayong lahat at ating dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Abagay noong Maria, napupuno ko ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Ang bagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Abagay noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayaman dahilan sa pagkabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagkapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitay na po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan aking puso't isipan, pagsalansan ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong inisin ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre
Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntunin ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan tulad ng kanyang pangako at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ng Poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyang iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig na ninyong sinasabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Tunay nga pong mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Unang-una, upang magpasalamat sa Diyos, magpuri, sumamba, at parangalan ang kaniyang dakilang ngalan dahil na rin sa kaniyang kabutihan at kagandahang loob sa bawat pagpapala at sa bawat biyaya na ating nakakamit at patuloy na natatanggap sa araw-araw ng ating buhay. Tinipon din tayo ng ating Nuestro Padre upang tayo ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang, sa lahat ng ating kahinaan, at sa lahat ng ating mga pagkakasala. Tinipon din tayo ng ating Panginoon upang sama-sama nating idalangin at iakyat sa langit ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan, at ang ating mga pangarap sa buhay. Ngayong panahon po ng Kwaresma, lagi ko pong inuulit para huwag ninyong kalimutan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi at pagbabalik loob. Kaya nga sa panahong ito, tayo ay patuloy na hinihikayat na mas palalimin ang ating buhay panalangin. Gayon din po, pinatitindi at pinalalakas natin ang ating pag-aayuno. At gayon din, lalo nating pinapalalim ang ating pagkakawang gawa. Panalangin, pag-aayuno, at pagkakawang gawa. Panalangin, prayer. Mas lalo nating pinapanalangin ang ating ugnayan at relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng palagiang pakikipag-usap sa Kanya. Gayon din sa pagdalo at sa pagganap ng banal na Eukaristiya.
Dito sa panalangin, tayo ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Pag-aayuno. Ang pag-aayuno naman ay pagdidisiplina sa sarili. Kung saan tayo ay nagtitiis upang maranasan at makibahagi din tayo sa mga pagtitiis ng ating Panginoong Hesukristo. Kung dinidisiplina at nagtitiis tayo, mas lalo tayong nagiging karapat-dapat sa Diyos. Sa kadahilan ng sa ating pagtitiis, nararamdaman natin ang hirap, pagpapakasakit at kahalagahan ng pagsasakripisyo. Kaya nga ang pag-aayuno ay nakatuon naman sa ating mga sarili. At ang ikatlo, pagkakawanggawa. Sa English, almsgiving. Ang pagpapakabanal natin hindi lang nakatuon sa ating sarili. Gayun din, lagi nating iniisip ang ating kapwa. Dahil anuman ang ating ginagawa sa ating kapwa, ay siya rin namang ginagawa natin sa Panginoon. Kung tayo ay naging mapagbigay sa ating kapwa, tayo rin ay nagiging mapagbigay sa ating Panginoon. Kung kinamumuhian natin ang ating kapwa, ang Panginoon ay kinamumuhian din natin. Kaya nga ang pagkakawanggawa naman ay nakatuon sa ating kapwa. Kung mapapansin ninyo, sa panahon ng Kwaresma, dapat mas lalo nating pinalalalim ang ating relasyon at ugnayan sa Diyos, sa sarili at sa kapwa. Ngunit hindi lamang iyon. Meron binigay sa atin ngayong araw na ito sa ating ebanghelyo. Ito ay ang utos ng pag-ibig, pagmamahal. At radikal na klaseng pagmamahal ang ipinapaalala sa atin sa araw na ito. Ang pagmamahal at pag-ibig sa iyong kapwa at sa iyong kaaway. Alam po ninyo, napakahirap gawin nito. Kasi ang tendency ng tao, kapag ikaw sinaktan, gusto mo gumanti ka. Gusto mo saktan din ang taong nakasakit sa'yo. Kapag niloko ka, gusto mo lokohin din siya. Dahil ayaw mo na nahuhuli ka. Ayaw mo na sinasaktan ka. Kaya kahit masama, nais mong gawin din sa iba kung ano ang ginawang masama sa iyo. Minsan kapag minarites ka ng kapitbahay mo, ang unang tendency mo, magagalit ka at ichichismis din siya. Kumbaga, kung anong panukat ng ibang tao na ginagawa sa'yo, gusto mo siya ring panukat ang ibabalik mo sa kanila. Subalit hindi ito ang tinuturo ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, kung hindi ang kabaligtaran. Kapag may masamang ginawa sa iyo ang iyong kapwa, kung siya ay humantong sa pagiging kaaway mo, mas ibigin mo siya. Patawarin mo siya. Idalangin mo siya. Bakit kaya? Bakit ayaw ng ating Panginoon na tayo ay gumanti? Kasi nga naman, masama na ang ginawa sa iyo, magbabalik ka pa ng kasamaan, magdodoble-doble ang kasamaan. Gugulong-gulong ang kasamaan, lalawak ang kasamaan, at pati ibang tao madadamay sa kasamaan. Kaya anong sabi ng ating Nuestro Padre?
Kung sakaling may kasamaang ginawa ang iyong kapwa, batuhin mo ng kabutihan upang matigil ang masama. At ang kabutihan ang siyang mananaig. Mahirap gawin, lagi kong sinasabi, ngunit posible. Mahirap gawin kung hindi mo susubukan. Yung iba kasi, sinasabi agad, Father, ang hirap namang mahalin ang aming kaaway kasi sinaktan kami. Pero ang unang tanong, sinubukan mo na ba? Kahit sa maliit na paraan, nagsimula ka bang gumawa ng kahit kaunting kabutihan para sa mga taong nakasakit ng iyong damdamin, sa mga taong itinuturing mong kaaway, nagsimula ka ba? O mas lalo mong pinapalalim ang iyong galit? Meron nga ang kasabihan na sinasabing, love till it hurts, and when it hurts, love more till it hurts no more. Anong ibig sabihin? Magmahal ka daw hanggat masaktan ka. At kung sakaling nasasaktan ka na, mas lalo kang magmahal kasi darating ang panahon na mawawala na yung sakit. Kasi nga, kahit masakit sa una, sinubukan mo. At nung nakasubok ka na, naging bahagi na ng buhay mo. Kaya sa susunod na pagsubok, hindi na masakit dahil natutunan mo na ang magmahal. Lalong-lalo na sa iyong kaaway, sa mga taong nagkakautang sa'yo. Bakit nais din itong gawin ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno? Dahil kung titignan natin ang ating sarili sa salamin, tayo man, malaki ang pagkakautang sa Diyos. Tayo rin, maraming kasalanan sa Diyos. At ang Diyos, hindi nagsasara ng pintuan sa atin. Gaano man kalalim, gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, hindi tayo tinuring ng kaaway ng ating Panginoon. Kaya anong sinabi sa ating Ebanghelyo? Ang ulan, pinapapatak, hindi lamang sa mga banal at mabubuti. Ito ay para sa lahat. Ang sikat ng araw, hindi lamang sa mga gumagawa ng kabutihan, gayon din sa masasama. Bakit? Sapagkat ang Panginoon naghihintay sa mga taong makasalanan na magbalik loob at magsisi. Di po ba't sabi sa kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Ang Panginoong Diyos, patuloy tayong hinihintay sa ating pagbabalik loob. Hinihintay niya tayo, gaano man tayo katagal tumugon sa kanyang paanyaya, dahil mahal niya tayo. Dahil ang Panginoon, sa kabila ng ating pagiging makasalanan, hindi niya tayo tinuring na mga kaaway. Tinuturing niya tayong tunay na anak. At kung tayo'y nagtuturingan na magkakapatid sa harap ng Panginoon, dapat bukas ang ating puso, hindi lamang sa mga taong gumagawa ng kabutihan sa atin, bukas din dapat ang ating puso sa mga taong sumusugat ng ating damdamin, sa mga taong nagkasala sa atin, sa mga taong may pagkakautang sa atin, sa mga taong tinaguriang nating mga kaaway. Dahil sila man,
binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na magbagong buhay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayong lahat naging kaaway sa ibang tao. Tayong lahat dapat tumugon sa paanyaya ng Diyos na magmahal. Tayong lahat dapat tumugon na magbalik loob. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na tapat. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo king ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang kaawaan ang mga taong nakasakit, nakapinsala, o nagdulot ng mga paghihirap sa atin, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa tulong ng biyaya ng Diyos, naway mapatawad natin ang ating mga kaaway, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit, matatanda, at mga pinabayaan, naway ating maipadama ang ating pagmamahal at habag, manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawad na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama aming handog, ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasabot, humihingi ng patawad mo. Magsitay na po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpagindapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaisa ng iyong anak na minamahal. Aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami ay iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitay na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat
ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakadami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Saan may pagmamahal.
Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong mahal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay magkasalong lagi sa ligaya ng mga hinirang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan.
Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.